bagong araw na naman niya para makikain sa handaan. Sinama ko nga rin yung kapatid kong malakas kumain para sulit na sulit siya, Sharon. Oh, diba? Hindi ko maisara. Halatang inosente sa sasakyan. Kahit sa pagtawid nga mag-isa, mga mare, hindi ko kaya. Kaya inaabot ako ng siyam-siyam sa pagtawid pa lang. Nakarating na nga kami, mga mare, at hindi na namin hinintay yung may-ari na tawagin kami. Nagdere-derecho na kami agad. Bakit pa namin hihintayin yung may-ari? Eh baka kausapin pa kami sa labas. Hindi kami makapasok agad para kumain. Ganun ang mindset, mare. Mindset ba mindset? Nagmano nga muna ako kay father, pati na dun sa may birthday. Konting hi hello lang, mga mare, tapos kain agad. Shoota, mare, napakadaming pagkain. Nagniningning nga yung mga mata ko, mga mare, dahil marami akong pagpipilian ng isa, Sharon. Uhuy, Shanghai, favorite. At meron ding pansit, alam ko na yung mga tatargetin ko. Meron nga ding lechon, mare, at shrimp. Tingnan niyo yung kapatid ko, lumpia agad ang tinitira. Hindi na nga pinapatagal yan, mga mare, dahil blessings yan, sumandok na kami. Napakasarap talagang naiimbita sa birthday yan, lagi kang busog. Minsan nga, mare, naisip ko nang gumawa ng schedule para sa mga malapit sa aming my birthday para araw-araw libre pagkain. Kapag hindi nag-imbita, pangit ka banding yun. Napakasarap nga ng kain naming magkapatid, mga mare, lalo na tong lumpia. Kahit nga everyday lumpia, keri lang. Napakatigas talaga ng mukha ng kapatid ko, hindi nahihiyang umulit. O diba, nag-stack pa siya ng lechon at baka maubusan siya. Medyo naninibago nga ako sa iinumin ko, mga mare, dahil coke. Ang alam ko kasing kapartner nito, mga mare, Alfonso, wala ba tayo dyan? Naisip ko na nga agad yung isasharon ko, mga mare, pero nakalimutan ko palang magdala ng plastic. Tumingin-tingin nga lang ako sa paligid, mga mare, pero wala akong nakitang plastic labo. Siyempre, mare, nag-explore-explore ako at ang nakita ko, plastic gloves. Ang pangit naman, kabanding, bakit naman plastic gloves lang yung iniwan nyo dito? Nagsubi na nga ako at kunwari magkakamay kami, bakit? At siyempre, mga mare, hindi naman mawawala yung gin bilog. Nag-request kasi yung mga bisita kung pwede daw ba nilang matikman yung tinitimpla ko. Naku po, wala pong problema. Yun nga ang gusto ko, malasing kayo. Siyempre, kapag lasing na kayo, makakapag-sharon na kami. At nabubudol ko rin kayo dahil may mahi kayong pagtitimpla ko. Excited na nga silang matikman yung tinimpla kong gin bilog, kaya tinagayan ko silang lahat. Gusto nyo yan, ha? Walang sisihan mamaya. Oh, narinig niya naman, mga mare, masarap daw, kaya nang hingi pa ulit sila. Habang busy nga sila sa pagtagay, mga mare, ginrab na namin yung opportunity para mag-sharon. Tigisa nga kami ng plastic gloves ng kapatid ko dahil ganun ako kabait na ate. Dahil favorite ko yung lumpia, mga mare, bawat daliri ng gloves, lalagyan ko ng lumpia. Oh, diba, mga mare, meron pang space para sa pansit. Kunwari, panghiyang-hiya tong kapatid ko, eh tinutulungan naman ako. O diba, binuka pa yung plastic para madami kong malagay ng pansit. Lingon-lingon nga lang sa paligid, mga mare, sabay pasok ng kalamansi ng kapatid ko. Ang lupit mo, may kalamansi pa talaga yung Sharon mo. Binuhol ko ang mabuti, mga mare, para hindi makalas kapag hinolding hands. Maliit lang kasi yung bag ko, kaya hindi kakasya. O kapatid, yan muna ay holding hands mo, kukuha pa ako ng isa para sa'yo. Napaka-useful nga ng plastic gloves na to. Biruin mo, mga mare, limang Shanghai na agad yung masasharon ko. Pansit sana ulit ang ilalagay ko, mga mare, pero naisip ko, pwede naman tong pansit malabon para may choice. O diba, pang isang kainan na rin to. Siyempre, mga mare, hindi natin kakalimutan lagyan ng kalamansi. Ibubuhol ko lang ulit ng mabuti para hindi kumalas kapag hinolding hands. O diba, single kang nakikain, pero Sharon is life, pwedeng-pwede sa'yo to pang holding hands. Pagka ganitong nakikikain ka, mare, hindi mo ramdam na nag-iisa ka. Bumalik na nga ulit kami sa lamesa namin, mga mare, at yung kapatid ko, lilingon-lingon para makatakas na kami. O sige, tagay pa, eto't lalayas na kami. Tinuruan ko nga yung kapatid ko na i-holding hands niya sa gilid para hindi masyadong halata. O diba, nakatingin silang lahat, nahalata rin nila, pero dire-diretso lang kami dahil matigas ang mukha namin. Sa wakas nga, mare, e na-survive namin yung paglabas. Naglalakad na kami ngayon papunta sa isa naming kapatid.
Siyempre, kaya nga kami nag-Sharon dahil bibigyan namin yung kapatid namin. Nag-chat nga lang kami na nandito na kami sa labas. Ayun, binuksan agad. Tawang-tawa ako, Mare. Hindi ko alam kung paano kaya abot yung Sharon. Nag-expect kasi yan na nakalagay sa plastic labo. Shoota ka, nahulog mo pa. Pumasok nga muna kami sa loob dahil kakamustahin namin siya sa pag-aaral niya. O, tita ko yan. Diyan ako nagmana ng kinis at ganda. Inaasar nga ng kapatid ko, nakainin na daw niya yung Sharon namin. Shoota, Mare, masyado pinagdaanan namin, maiuwi lang yun. Hindi nga makapaniwala yung kapatid ko na Sharon namin yung pagkain niya sa plastic gloves. Kunwari pa to, kakainin din naman pag alis namin.